Today, we'll be discussing this coming event na hindi lang siya actually ganong matunog sa Pilipinas, pero this is very popular in different countries. In fact, sabi nila sa USA, this is the second most advertised or prepared holiday sa kanila. So, many people are collecting candies, children, if I may say, are going to houses on this evening of this day. So, before anything else, guys, pray tayo, no? So, ayoko talagang pinag-uusapan din yung mga ganito eh. Dahil, alam nyo na, syempre, this is talking about spirits, evil spirits. So, I need God's guidance and help on this. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, once again, for giving us this opportunity to study your words. I pray, dear God, that you guide us, Panginoon, on this very important issue, this topic that we need to know. I know, Lord, many people could be doing this because they just don't know what's behind this. And some people are doing this just for fun. I understand that, Lord, that they just want to do this, Lord, for something that will make kids fun, Panginoon. But Lord, knowing what's behind this, what's the history of this, and what the Bible said about this, Panginoon, I hope this will give us convictions and this will give us, Lord, the right heart and the right perception sa mga bagay na to. I pray, Lord, that you guide me personally and lead me by your Spirit, Panginoon, as I study or we study these things in Jesus' name. Amen. So, medyo marami akong information na ibibigay, so I won't be, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, no? So, this topic, this Halloween, ang pag-uusapan natin, mainly itong December 31 nga na darating, it's actually seemingly safe, ano, and kid-friendly. Sabi nga nila, para naman sa mga bata ito, no? Ito rin yung pagkakataon. Nyo yung mga kapitbahay nyo, mga bata yung mga pamilya sa ibang lugar, no? So, it seems talaga na this is a friendly, they are making it actually a friendly holiday as advertised, di ba? Pero we will dig into the meaning, o kaya yung history din na itong Halloween na ito. Ano ba ito? Connected ba ito saan? Symbols nito na nakikita natin sa paligid. Meron bang mga significance yun? May mga 9 signs pa of cult activities. 5 harmful reasons for Halloween. Where will this occult lead you? 4 lies that witches tell and believe. Is this even connected to witches? And 3 ways to access demonic activity or wisdom. And the last question, of course, is should we be part of this? You know, does Christians per se should be part of this Halloween celebration? Diba? So let's see later on. Okay? But first of all, let's check on the meaning. Bago ko sabihin yung ibang history. No? The meaning of Halloween is actually, it came from the word Hallow Evening. Okay? Hallow Evening kasi November 1 is the All Saints Day. It's Holy Day for the Saints. And a Hallow Evening or Holy Evening is actually yun yung Halloween, which is yung October 31st or the midnight of October 31st. Some say that this is created or started by the Roman Catholic and they just Christianized itong Halloween na to. Pero I did some research, ano, and it seems that most or if not every tawag dito books or every article na makita ko, isang sinasabi. Ano yung sinasabi niya? This festival is or originated from the Druids. Yung Druids, sila rin yung mga satanic priests. So, sila yung unang panahon na nag-worship talaga. So, noon pa man, ano, meron na talaga mga nag-worship kay Satan. At ito palang 31. Yes, bro?
Pag may questions kayo, ha? Feel free. You were saying something, Brother Chris? Okay, so ito palang Halloween na ito, no? This is actually an important day for the Druids. Okay? This is something that they celebrate. Kung tayo, no, mga Kristiyano, meron tayong sabihin natin mga birthday o kaya mainly Christmas, sineselebrate natin at least the birth of Christ, although it's not the exact day of His birth. But it's a special holiday for us. Para sa mga Druids pala o mga satanic priest, special din tong araw na to. Okay? So sa araw na to, they gather themselves, they do rituals, and mainly, they celebrate, as they say, the day or the birth of Samhain. It's spelled this way, Samhain, pero it's pronounced as Samhain. Okay? Samhain is the Lord of Death. And if you see this picture, it's a picture of a Grim Reaper. And ito yung tinatawag na Lord of Death nga. Kaya di ba kapag Halloween, lagi may mga bungo, laging may mga skeleton o kaya mga design na it seems na death ang pinoportray, di ba? So that's because it's the birthday as the Druids believe it, as the witches believe it, the day of the Lord of Death or the birth of the Lord of Death, which is Samhain. Okay? So they worship this Grim Reaper, this Samhain, Lord of the Dead, and it's the devil's birthday for them. Again, it's Hallowed Evening, it's the Halloween. So the Roman Catholic just Christianized paganism in this sense na sinubukan nilang sabihin na, yo, gawin natin Christian ito at maging okay siya. But then again, on the other side of the world, witches, demon worship, meeting rituals. In fact, there are rituals like there are 13 people meeting together. And I guess yung 13 na number na yun doon nagsimula, no? 13 meaning being an evil number or something like a parang malas or bad number. So, Halloween's din. Dito nangyayari na may mga sacrifice. May mga sacrifice ng mga pusa, sacrifices ng animals. And the worst part is there is a sacrifice of human. You see, ang sacrifice na to para nila talagang pino-pervert at saka para nilang pinapantayan yung sacrifice na which is the Lord's sacrifice, Jesus dying on the cross. So it's like the Antichrist, ano? It's really trying to make it the opposite. Okay? Laging ano, parang kamukha. So, merong libro na nagsabi na yung sa dark side of the Halloween. So, this day, ang nangyari daw talaga, so people, yun nga, the witches come together to worship and you see symbols like ito nga yung mga evil spirits, tapos merong mga nagagad, or yung skeletons na nakikita natin, yung mga pumpkins, yung mga candles and some other symbols like this. Ang tawag dito is yung goat's head. So siguro may familiar kayo sa tawag dito. Yung si Baphomet nga ang tawag nila. And ang mga ano bang pangalan nila? Yung sa mga movies, sa mga sikat na stars, I forgot the term. Sa dami ng gusto ko sabihin. Yung kapag nandito ka sa ganitong grupo, it's like you're worshiping Satan kahit nasa Hollywood ka, kahit nasa kumbaga lugar ka na pangmayayaman, masonry or can you give me the term? Yung sa music, nasa dulo na ng dila ako. Sa music, Illuminati. Yeah, I'm sorry. So that's it. Yung Illuminati, you can often see the image of Baphomet like kina na-space out ako sa mga pangalan na. Si Lady Gaga. Okay, si Lady Gaga, Taylor Swift,
whatever man ang mga kanta nila, there is this symbols of these things na makikita nyo sa kanila mga music videos. And sometimes, ito nga si Lady Gaga, I can still remember how she actually dressed like one, and then sa kanyang music video, makikita mo mga symbols doon. So this is actually a symbol na ginagamit ng mga witches o kaya nito nga mga Satanist. And you will find this S or thunder sign na popular, pinopularized ng libro ni J.K. Rowling, which is yung Harry Potter. So si Harry Potter, you will find him having a thunder tattoo or symbol on his forehead. And if you look closely and analyze, it's signed like an S, which actually means for them as S, as Satan. Okay? So, etong si Baphomet, meron din pentagram na ginagamit sa kanya, which nakikita natin yung pentagram na yan sa mga satanic churches. And meron ding inverted cross. And etong isang nakakapagtaka, no? If you see one of the modern Bibles today, I'm not referring to the King James because the King James is the perfect word of God, but how about the New King James Version? You will find in the New King James Version this seemingly, sabi nila Trinitarian ano to eh, symbol. But if you look closely, katulad sa Google, yep, it's actually a symbol of the 666. At ang 666 symbol is, as we know in Revelation, is the number of the beast. At yung number of the beast na yon is the number of Satan. Okay? So, yun. Yan ang mga symbols na makikita ninyo, mapapansin ninyo sa araw ng Halloween o kaya kapag related ito sa mga satanic worship or witches. Okay? So, these druids that I'm talking about, they are real people, ano? I'm not just making stories. They are actually present in Ireland, in Scotland, and in England. So, itong mga ito, they actually are very active during this day. In fact, meron pa nga mga balibalita na binaban ang celebration ng Halloween on some areas due to some Bible believers o kaya mga Kristiyano na talagang umaayaw dito at sinasabi sa gobyerno, it's a bad practice. But mainly, because this day, alam nyo ba, this day ang nangyayari. Ah, sorry, pamute na lang guys ha. So this day guys, ang nangyari pala dito is that they sacrifice and kill animals and the worst thing is that they even sacrifice human life. Okay? Ang nangyari pa dito is that on this day din, they try to dig. Naghukay sila sa mga kabaong, kinukuha nila yung mga skeleton at doon nila sinusunog pa at kaya gumagawa sila ng mga ritual. Ang bonfire pala, ang ibig sabihin talaga ng bonfire is bone fire. So sinusunog yung mga bones and it has something to do with their occult worship. Okay? So there are actually, para malaman mo rin ano, if someone around you o kaya someone you know is into an occult activity, okay? Ito mga 9 signs that you can check. So you can check sa mga taong ito if they have some poster sa kanilang kwarto na satanic symbols, yung kaninang pinakita natin, and it promotes violence, death, torture, or somewhat as evil. Okay? Pangalawa, you can look at their notebooks. May mga ginagamit sila notebooks or ball pens o kaya mga laptop, kung anong mga screensaver nila, no? Ganon din, meron ba sila mga ganong mga symbols? Okay, o kaya Facebook account nila, most likely makikita nyo sa profile picture nila o kaya mga pinopost nila. Pangatlo, meron ba sila mga ritual items? Mga bones, chalice, mga matatalim na object, o kaya fluids na may mga kakaibang kulay. Okay, meron din ba silang mga parang AKA or also known as kasi mahilig silang mga cult pala itong mga occultists na to is gumagamit sila ng different names beside their names. So they call themselves in a different name.
Panglima, yung cult literature, meron ba sila mga satanic Bible, which is yung origin nito si Anton LaVey, yung sa Satanism, o kaya may mga libro ba sila about occultism, o kaya mga rituals, videos, na katulad ni Aleister Crowley, okay? Meron din ba silang mga diaries, o kaya meron din ba silang mga tattoo, na yun nga, yung mga symbols na kaninang nakita natin. Meron ba silang obsession sa fantasy games? Yung palang ano, Dungeons, sorry, that's wrong, spelled wrong. That's Dungeons and Dragons. So in Dungeons and Dragons, ano pala yan? It has something to do with, yun nga, yung mga occult practices. I'm not yet sure on other games like yung, well, the name itself, Diablo. Meron pang mga, ano pa bang mga games sa computer o kaya mga kinawiwilihan ng mga bata ngayon. So there are games na it's connected o kaya it's symbolizing mga occult practices and other evil things. So meron din bang evidence of animal torture sa kanya o kaya mahilig siya mag-torture, manakit. In term natin sa Tagalog, sadista, parang ganun. Okay? So yan ang mga 9 signs o kaya para malaman mo na yung isang tao is connected sa occultism. Now, there are 5 reasons kaya harmful ang Halloween. Nabasa ko to kay Dr. Brown. Okay, sabi niya dito, first, many are exposed to rituals, cult practices, and witchcraft. Guys, pag Halloween parties o kaya dumating ang araw na ito, sabi nila parang just for fun, ano, gawa tayo ng ano, spirit of the glass, mag-ano tayo, gawa tayo ng mga rituals or something na ginagawa talaga ng mga druids. So you are exposing yourself o kaya people are exposing themselves to rituals that they don't actually know na nagtatawag talaga ng evil spirit. And sometimes, ito yung makikita nyo sa mga balita o kaya sa mga, tawag dito, sa mga dyaryo that meron may mga nasaniban, meron mga activities na weird, okay, na nakakatakot. It's because they are trying to initiate these practices. So they are exposing themselves to this practice not knowing na totoo ang spirit world. Totoo ang spirit world, guys. Harmful. Ito ang makaka-harm talaga sa kanila. 5 reasons that Halloween is harmful. Second, acceptable opportunities for witches and occultists to promote their Satanism and pagan beliefs. So itong pagkakataon na ito, itong panahon na ito, they have the license to plug in, to advertise yung kanilang mga ginagawa. That seems na okay lang kasi it's the season eh, di ba? So they show their mga gamit nila, they show their own practice na mukhang hindi naman siya masama. Okay? So ito talaga ang pagkakataon nila para ipakita yung paniniwala nila. So in a sense, parang ito na rin yung paraan nila to evangelize o kaya parang to influence other people of their beliefs. Pangatlo, yung mga children o kaya even adults are conditioned to be receptive to occult practices. Ang nangyayari, we are desensitized o kaya parang tayo nagiging numb na ang mga goblins, ang mga ghosts, ang mga maligno is something na okay lang. Annually, sineselebrate natin ito. Annually, napag-uusapan ito. Pero hindi nila alam, this has an harmful effect to people, which goes to the fourth point. Ang fourth point is the fear that they can have a detrimental or harmful effect on people. Alam nyo guys, ako personally, no, hindi na maalis sa isip ko yung mga time na kapag nanonood kami ng Magandang Gabi Bayan. Ewan ko, panahon ko yun eh. Ewan ko kung naabutan nyo yun. Ano. Every time may okay. Every time merong ipapalabas doon, nanonood kami ng mga pinsan ko, mga kamag-anak ko, talagang takot na takot ako kasi ini-imagine ko, pag napanood ko yun, baka makita ko yun. Tapos, pag yung kinagabihan na,
I can still remember this kinagabihan na sobrang natatakot ako matulog. Kahit may kasama, kailangan may kasama ako, pero kahit may kasama ako, hindi ako makapikit. Dahil pag napumikit ako, lalong gumagana imagination ko. Okay? So dito rin yung panahon na nagkukwentuhan sila ng mga nakakatakot, di ba? So they don't even realize that this is the time that somebody or something or someone is being exalted na hindi nila alam. Ang na-exalt talaga sa panahon na ito is of course Satan and the devils. And I know the Bible says many things about the evil spirits. They are real. Exorcism is real. Evil spirits and the devils are real. And there are many verses that tells you about this. Even witches, even mga sorcerers, even mga tawag dito yung mga fortune tellers, they are in the Bible because they are real. Okay? So ito rin yung panahon, kaya harmful ito dahil ito yung panahon na nagkakaroon sila ng ability to experiment and to do evil, which I pointed out dun sa mga early points. Yun nga, nagkakaroon silang pagkakataon to do the spirit of the glass o kaya mga practices ng mga druids. Okay? So this is harmful to people. Unknowingly, they don't know it's just for fun, but it's actually harmful for them. Okay? So God has not given us the spirit of fear, sabi ng Bible. But because of this, no, it's being triggered. It's being practiced and it's something na parang receptive na tayo. Okay lang. Minsan lang naman to eh. Parang different emotion. But they don't know. They don't know what this can do to them. Some people, lalo na yung mga unsaved, ayun na, nasapian na sila, na nababagabag na sila lagi ng mga evil spirits. So, this is really harmful for them. All right. So, where will the occults lead you? So, saan ka dadalhin nito? Una, syempre, idolatry. So, everything that the witches, the sorcerers, and the druids worship is of course a pagan worship. This will lead you to paganism. Okay? And another thing is that immorality will occur. Alam nyo ba? Merong mga occultists na ganito, no? When they do the rituals, they actually do rituals in which magkakaroon sila ng intercourse with the master. Totoong nangyayari to, no? And of course, ma-appeal to sa flesh. Kasi, of course, ang mga flesh, gusto yan eh. Okay? And then, they will try to find ways to do it with someone else, which hindi nila alam. Ito na nga yung gustong mangyari ni Satan. Ano? And another thing that will happen is that it will cause you injury. So, kapag kayo ay under this occult, o kaya ang tao is under this, he will most likely do piercing. Piercing sa ilong, piercing sa tenga, piercing sa kung saan saan parte ng katawan. Of course, it's painful, and not only piercing, you will also be tattooed. Okay, you will have a tattoo of the symbols kanina na pinakita natin, and yun nga for you to be branded sa mga taong ito na nagpa-practice. And at the same time, there is this torture na nangyayari. So sa mga ganitong practices, there is torture, and they practice this because yun nga, this is part of the ritual. Okay? Kailangan ma-torture ka, kailangan masaktan ka. For some reason, ano, may mga initiation, di ba? Kung familiar sa inyo yung mga, tawag dito, yung mga fraternity, no? So, yung fraternity na yan, ewan ko kung paano nagsimula yun, pero I have this notion na it is somehow connected to this kind of practices. Pagan practices, yun nga, yung occultism. So, there's also an insanity na pwedeng magawa nito sa'yo. Okay? It will bring you to insanity. It will twist your mind. It will pervert your thinking. It will pervert your feelings, fear, and so on. And eventually, the sad thing is that suicide, mangyayari ang suicide. Even survey tells us that there are countries, and most countries na lalo na nagse-celebrate ng Halloween, making it a legal practice talaga, even the druids and Satan worship, merong
practice of suicide, or may maraming mga events ng suicide. Okay? And sometimes they even you know, syempre magsisimula yan sa papatay lang sila ng pusa, papatay lang sila ng animal, pero eventually ang i-offer nila is mga tao na talaga. Okay? Of course, this is the celebration of the Lord of Death. Hindi malayo. Kung na-worship nila ang Lord of Death, there has to be death somewhere. Okay? Merong mga lies na sasabihin sa iyo, mga witches. Four lies which witches tell you. First, sabi nila, witches don't worship Satan. By the way, ano, there is a contemporary witch organization o kaya grupo na tinatawag na Wiccan. Yung W-I-C-C-A-N, nagmula yun actually sa word na wicked. Okay? So, these witches, sabi nila they don't worship Satan, but actually they do. Okay? That's just a lie. Another lie that they tell you, upside down pentagram is Wiccan, not satanic. Para sa kanila yung pentagram na yun, hindi siya satanic. It's just a symbol of the Wiccan organization. Pero actually, of course, they are connected to one another. Another thing that sinasabi ng witches that they lie at is that witches only do only good. Witches does only good and healing magic. Parang ano, no, pinoportray ni Harry Potter o kaya ng mga ibang movies na mga witch, there's this good witch, there's this bad witch. But no, no ma'am, no sir. Witches ever since I evil. Do you know what the Bible said about witches? I mean, yes, the word witch itself. You know what the Bible said? Exodus chapter 22 verse 18. Look at this. Thou shalt not suffer a witch to what? Sorry. So I'll just type witch, and then there are two places na makikita siya, and this is one. Thou shalt not suffer a witch to what? Live. So yung mga napapanood nating movies na pinapatay yung witch, sinusunog yung witch, it's actually true. But sometimes it gives the notion sa mga tao na, oh, bakit yung sinusunog yan? May mga good witch naman, may mga ganito. No. The Bible condemns sorcery. The Bible condemns yung mga witches o mga evil activity na ginagawa nito mga to. There's even a sample in the Bible in Acts chapter 16 or 19, if I'm not mistaken. Meron doon isang fortune teller na pinagkakakitaan ng mga tao. Which hanggang ngayon, di ba? Ganun na nangyari. Totoo sila. Ang mga fortune tellers, sometimes they can talagang chachamba sila sa mga bagay na sinasabi nila. But actually, ano, alam mo kung ano meron sa kanila? According to the Bible, si Paul, yung fortune teller na kanyang na-meet doon sa Acts, merong evil spirit. So, ganun pala, no? Kapag ang tao, meron siyang parang kapangyarihan na mag-fortune tell o kaya mag-gumawa ng sorcery o kaya pwede natin sabihin sa lugar natin sa Pilipinas, yung may mga faith healers o kaya merong mga ginagawang mga ritual, meron silang evil spirit. Yep. That's true. Sina, bro? Master Hans. Sino yun, bro? Sorry. Sorry, hindi ko siya kilala. Hindi na ako maabot yata doon. Umalis na ako ng bahay. Pero yes, it's possible nga talaga that there are witches until today. There are fortune tellers until today. Okay? Yung may mga crystal balls, yung may mga tarot cards. Gamit ng mga witches talaga. So, hindi sila parang sumulpot na lang ng parang bula at gumawa mga tao ng mga pagkakitaan. No. They are, even in the Bible. Okay. So, isa pang line na sinasabi ng witches that they don't believe in blood sacrifice or animal sacrifice or vegetable or human sacrifice. But we know they are part in the history. You can just do the research. Okay, you can find out many samples of this. All right, so ano pa? Ayun yung sabi natin ano, Exodus 22:18. So yung kapis.
Sabi nila, no, sa Capiz daw, marami daw mga evil spirits. I would believe so, yes. Meron yan, possible yan. Lalo na kung yung lugar na yun is marami rin mga albularyo, marami mga faith healers, and so on and so forth. Probinsya. Normally sa mga probinsya, ganun. May mga witches pa rin din. So, ano ba mga paniniwala kasi ng mga witches din? Just give you an idea. Ang mga witches, they believe in these eight things. One of which is yung animism. Ibig sabihin ng animism is yung naniniwala sila yung mga rocks, plants, yung mga anything na makikita mo sa paligid mo, they have soul or they have life. Ganon. Okay? They have souls talaga. They have a spiritual realm or being meron sa kanila. Meron din yung panpsychism. Panpsychism is that everyone has a soul. Kahit ano pa man yan, kahit anong bagay man yan, meron siyang soul or meron siyang tawag dito, spirit within him. Monism naman, yung tinatawag na merong isang reality. So kung makikita nyo, okay, pag-aralan nyo yung mga new age faith or religion, yan yung paniniwala rin nila. Meron naman yung pantheism. Yung pantheism, ibig sabihin niyan, all is God. Isa pang idea niyan is that parang si God, kumuha siya ng mga bagay tapos iniwan na lang niya sa humans yung pagka parang caretaker na tayo, tayo ng bahala. Polytheism obviously is a worship of many gods. Existentialism 'yon. Existentialism I'm not very much familiar dito pero parang existence siya ng iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng mga animals in many forms or in whatever what. Realism or realtism and yung reincarnation. Yung reincarnation, mas familiar tayo dito. Yung karma, yung change ng mga tao from human into animal, depende sa nangyari sa buhay mo dito, depende sa nangyari sa'yo sa afterlife mo and so on. So parang cycle lang, Buddhism siya mainly. So itong mga ito, they also believe in some mga gods like si Diana, sila Aphrodite, yung mga horn god, Apollos, Heros, Dionysus. Meron kayong makikita rin sa Book of Acts na si Diana. Si Diana yung winoworship nila at yun yung parang chinachant nila yung time na yon to. Para sila mga ano talaga, pagan beliefs and at the same time kaya makakakita kayo ng mga witches o kaya mga sorcerers. Okay? Interesting ang Book of Acts. Basahin nyo yun, guys. So, there are three ways to access demonic activity or wisdom. Itong three ways na to hindi na siguro lingid sa kaalaman ng iba. Meron tinatawag na divination or forecasting. Ito nga yung gumagamit ng tarot card, crystal balls, okay? Na ginagamit ng mga fortune tellers. So, gusto mo manghula, no? Hulaan ko sino mapapangasawa mo. Hulaan ko sino o ano mangyayari sa iyo after 10 years, after 5 years. So ito mga ito guys, they are actually practices of kumbaga may access siya sa demonic activity. Same goes sa sorcery or magic. Ang magic talagang spelled that way, they spell it that way. And it's mainly because of manipulation of people. So kung familiar kayo, kaya narinig nyo na rin, syempre yung dal na tinutusok ng karayom. Okay? So yung mga mangkukulam na tinatawag natin, sorcerers. Totoo sila. They do this demonic activity and this has an influence with the evil spirits. Kaya sila nagkakaroon ng ganitong kapangyarihan. Okay? So, meron din yung spiritism at saka necromancy. Yung necromancy, yung mga patay, di ba? Minsan meron pang mga necromancer, yung they have this like o kaya gusto nila lagi may mga buto, may mga patay na pinaglalaruan, kumbaga dinidisplay pa. Okay, spiritism. These are demonic activities and ways to gain wisdom. If you want to gain wisdom from the spirit world, ito mga gagawin mo. But of course, I will not let myself be into this kind of practices dahil these are demonic. This has influence. Satanic influence. Okay? So what does the Bible say about these things, guys? So these things, maraming
Marami actually nabanggit ng Bible about this. But these are some familiar verses that you can check. Sabi sa 1 Corinthians 10:20 to 21, "But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils." Noon pa man meron na to. "They sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have fellowship with devils. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Of course not." Sabi rin ng Bible sa 2 Corinthians 6:18 to 19, "Be ye not unequally yoked, o huwag kang makipag-mingle together with the unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? Or what part had he that believeth with an infidel?" So hindi talaga dapat nagfe-fellowship tayo with this kind of practices, ano? Mainly sa mga witches or these unbelievers na sinasabi natin when we're talking about the Halloween. Now the spirit, etong prophecy ng 1 Timothy 4:1 to 3. Prophecy niya in the future, which is actually happening right now and happening in our generation. The spirit express, or now the spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. See that? Seducing spirits. Doctrines of devils. Meron ng Church of Satan sa US. This is really, kumbaga, organized and legalized. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, commanding to abstain from meats, which God had created to be received with thanksgiving of them, which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving. So, again, ano, the question, should a Christian be part of this practice? Well, kung gusto mo maging dogmatic about it, of course, sinabi rin ng Romans na we are not to judge everyone's practice, but we have to be persuaded in our own minds. So, well, sige, nasa sayo. Nasa sayo kung gusto mo pa rin mag-practice nito, no? O kaya sumama sa mga ganitong klase ng mga gatherings. But at least you know where it came from. Okay? Whether or not Christians should celebrate Halloween, yeah, it's a controversial topic. Some Christians celebrate Halloween by simply, you know, dressing up in a costume or having fun. Ngayon, ginagawa pa nga yung, yung magde-dress up ka na lang ng Superman o kaya ng Avengers or mga Marvel. So, mukha naman siya hindi lang puro witches o hindi lang puro mga nakakatakot ang susot nila. Ako personally, I won't teach that to my child. I won't let her dress up like that. Because I know kung sino nag-glorify. Yun na lang eh. Isipin mo, who's being glorified? Diba sabi ng Bible, in all things, whatsoever you do, do it heartily or with your heart, in your heart, as to the Lord, para sa Diyos. Masasabi ko ba, oh, pag ginawa ko to, as to the Lord ba ito? Para sa Diyos to, mag-glorify ang Panginoon dito sa gagawin ko. Possible ba yun? So, nasa sayo. Na, again, nasa atin ang choice. We have this free will that God gave us. So, is it possible for Christians to celebrate Halloween without compromising their faith? That's a question for everyone. Halloween, no matter how commercialized it is, no, has almost completely became or has been a pagan practice. Okay, napakita natin kanina, as innocent as it may seem, ano, to some, it is not something to be taken lightly. Christians tend to have various ways to celebrate or not yung Halloween. For some, it means having an alternative. Gumagawa pa nga sila ng tinatawag na ano, eh, harvest party. Okay, sa mga ibang churches yan. Ewan ko kung narinig nyo na yun. So, for others, it's staying away from ghosts, witches, goblins. Nagsusot na lang sila ng mga princess, clowns, cowboys, superheroes. So, some choose not to do anything. Okay, they lock themselves in the house and then lights off. Pero some Christians has the freedom to share the gospel then. May ibang mga Kristiyano naman ginagawa nila.
So may mga pumupunta sa bahay nila ng mga bata, no, nag-iwan sila ng mga tracks. I shared the track doon sa ating group, ano, Halloween tracks. It's very interesting. Pinakita rin doon yung mga stories, pero mainly pinapakita doon yung presentation ng gospel after. So it's a good practice din. Scripture does not actually, ano, exactly say something about Halloween, pero marami itong sinabi about witchcraft, di ba? Yung pinakita natin about witches, sorcerers. In fact, sa Revelation 21 verse 8, yung mga pupunta ng lake of fire, ang isa doon ay sorcerers. You can check that out, Revelation 21 verse 8. Sa New Testament, maliwanag yung occultism at makikita nyo all around Book of Acts. May yun nga yung story ni Simon, si Elimas, yung sorcerer. Tapos yun sa Acts 16 nga na merong fortune teller na babae na demon possessed pala. Okay? So, should a Christian celebrate Halloween? Is there anything evil about dressing up like a princess, like a cowboy, simply asking for candy? Of course, wala doon. But there are things in the Halloween na ngayon sinabi ko na sa bawat isa that you should be avoiding. And at least you have the idea sa mga nagpa-practice ng occultism at kung ano yung kanilang mga ginagawa. Symbols na hindi na tayo magiging parang naive. So if you want to practice this, well, again, that's your decision. Any questions? Question, guys? Wala nang questions. Tahimik ka. So, if wala nang questions, I'll be praying na. So, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, I thank you again for this opportunity na nakapag-discuss kami, nakapag-aral kami about this issue in Halloween, where this came from, what this is about. I pray, dear God, na kayo po ang mag-guide sa amin, magbigay po ng wisdom on how to Lord, decide on these things na amin pong gagawin at amin pong ibabahagi ang aming pananampalataya sa ibang tao. Lord, help us to do the right thing, and I thank you for all this wisdom, for the guidance of teachers and showing us the things na kailangan namin malaman about this thing. I thank you, God, for all of these things, and I want to glorify you in everything. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. All right. Thank you, guys. Wala na kayong questions, ha?